Sir, thanks for the enlightening talk. I'm Romero Ricafort. Good. Thank you, sir. Vera Felipe. Well, times have really changed. More and more beautiful women are joining the legal arena than ever before. Because no one else can better protect women's rights than us. Well, what can you say to that young man? By the way, Agustina Valdez. From her own point of view, I agree. But, Tama na yan. Palipasa, hindi ka makascore kay Vera. No honor mo kasing feminism eh. Feminism, huh? No naman. Pero talaga lang, sir, medyo nagiging widespread na nga ang sexual harassment nowadays. Well, plus of course, rape, which has actually gone out of proportion, so. Pero it's not just the gender here we're talking about. It's just basic human rights. Well, mukhang matalino itong batch na ito, ah, Profesora. You bet. And Juan Panyero, mabigat ang kasong sexual harassment. Pero, but of course, everybody knows not my cup of tea. Vera, hindi ba yan si Attorney Calderon ang champion ng rape and abuse to women? According to his reputation. Boys, girls, maswerte kayo dahil mula sa araw na to ay makasama na natin si Attorney Calderon. As you very well know, he's one of the top criminal lawyers. Lahat ng kasong dating sa grupo nyo, ay Attorney Calderon yung i-refer. Procedural pa rin ha? One team, one case. So, fix your consultation schedule or talk with the complainant or with him. The earliest possible time, the better. Remember, he's doing this for free, not for a fee. So let us maximize his or your time, okay? Okay, so if you will excuse me now, nice meeting all of you. Thank you, sir. Sabihin sa amin kung ano mga nangyari. Kailangan maging matatag ka. Kung hindi pa, paano nila pagbabayaran ang kawalang yan ang ginawa sa'yo? Look, Lolet, nagpunta ka rito para maghanap ng katarungan. Paano tayo makakakuha ng katarungan kung wala kang gagawin dito kundi ang mag-iiyak?
kalinina nila pinagpasapasahan ng kapatid ko. Isang linggo nilang binaboy. Walang araw at walang gabi. Tama na. Kailangan malaman nila kung paano kanila binaboy. Winalang yan. Sabihin mo sa kanila, isa-isa at sabay-sabay kung babawang kanila, ang dapat sa mga yung bitay! Bitay! Miss, huminahon din ba yun? Nilay mga kapatid ko, binastos, huminahon! Pero hindi niyo pinindahan sa iyong taulong problema ng kapatid niyo. Nolet, ano pa nangyari? Don't you think we've heard enough? Miss Felipe, walang lugar sa profesyon to ang emosyon. Nag-ambisyon ka maging abogado, kailangan maging bakal ang puso mo. Kaya nga maraming babae nare-rape eh. Dahil sa mga lalaking puso ay bakal. Hindi ba, Tony? Ano sa akin? Mukhang maganda yung pinapanood nyo na ya. Naku, ano bang maganda? Wala kaming mabuong programa eh. Itong inay mo eh, papalit-palit ng channel. Mahal po tayo. Kawa ka ng Diyos. Pinipili pa, pinagmamanuhan. Mag-bis ka na, mag-aahin ako, ha? Bakit? Hindi pa ba kayo kumakain, Nainay? Ang inay mo, tapos na. Tayo na lang ng lola mo, hindi pa. Sabi, huwag papapanoorin ng TV. Tigas na ang ulo ninyo eh. Tigas na ang ulo ninyo. Naku, ako yung nga makikiraan. O, Ella, halika na. Mag-aahin tayo, halika. Buti naman at napahina. Nanay, lang kanina ko pa hinahanap yung mga photo album. Nasaan na? Mag-aasawa ka na? Si nanay, lang talaga. Photo album lang hinahanap ko. Mag-aasawa na iniisip ninyo. Paka-advance naman. Kasi naman, marami dyan. Kumakarera pa lang, nag-aasawa na. Pero nanay, lang, hindi naman ako yung iba dyan eh. Pamangkinin niyo ako, si Vera. Hinihingi ko lang po yung photo album. Talagang hindi ka pa mag-aasawa? Naku, iha. Baka tumanda kang dalaga katulad ko. Nana Ellen, mag-aasawa lang ako kapag natupad na ang aking misyon. Nasaan po yung mga photo album? Eh, nakita ko kanina. Iniligpit ng lola mo. Andun sa kwarto niya. Kaya lang, nakasaray. Wala ang lola mo. Nasa simbahan. Diyos, pagka-umaga, tapos alak naman pagkagabi. Mapapatawad kaya siya nung alinman sa dalawang yun, Nanay Lang? Nagpapasalamat pa rin ako. Sinisimulan niya ang araw na kinakausap ang Diyos. Ang alak, pampatulog lang niya sa gabi. Ilang talaga, pabiru kayo palagi! Tagong ka naman, oh. Thank you, ha.
Hindi na magtatagal, Nay. Makakamit na ninyo ang katarungan niyo. Pagbabayaran nilang lahat ng ginawa nila sa inyo, Nay. Pangako yan. Magbabayad sila. Yata si Vera. Magsisiyasat daw din sa inaaral nating kaso. Ilang beses na ako nang galing kila Lolit eh. Hindi naman siya nagpupunta doon. Saka, hindi naman siya nakikita sa klase. Baka may ibang kasong ibinibigay si Attorney Calderon. Oh, graft and corruption cases naman yan ngayon. Take it easy, baka naman masobraan ka na. Hindi, ano, greater lang ito. Para naman hindi puro rape lang yung laman ng utak. Alam mo, parehong-pareho kayo ni Sir. Paano niyo pinagkakasya sa utak niyo yung mga binabasa niyo araw-araw? Katulad nga ng sabi nila, ang utak daw ay nilalagyan, pero hindi napupuno. Maswerte ka nga eh, dahil ikaw lang ang law student nagkaroon ng access sa library ni Sir. You must be a very special student to him, ha? Really? Oo, kaya pagbutihin mo. Pagkapasa mo sa bar, kukunin ka nun agad. Edi sikat ka na. Take a close look at this case. Give me the facts, your analysis, your recommendations. Give it to me at the end of the day. Bigay mo sa kanya yung file ng mga Supreme Court decisions on child abuse. Ha? Yes, sir. Dapat pasali ka na dyan kay sir. May pagka-slave driver yan, pero mabait. Kaya kung criminal law din ang forte mo, marami ka matututunan sa kanya. Sandali. Oh, ayan. Work, slave. Nga pala, I have an idea. You know, why don't we just go out for dinner? Kasi I know this place, it's a new place, it's an iho-ihaw, okay? It's parang down to earth, but they said it's cool eh. Let's try it. Ago, I really have to finish my research as soon as possible. Alam mo talaga nakakapagtaka. Kasi ultimo si Mr. Velez nagtataka kung bakit pinayagan ka ni Attorney Calderon nagguluhin ang opisina niya. Oy, excuse me, watch your language. Hindi ako nang gugulo, ha? I work very hard. Yeah, sure. What do you call that exploitation? Because you work for him, but mind you, for free. Eh, dun sa kaso pa lang ni Lolit, super loaded na tayo. Of course not. I earn here too. Mm-hmm. What? Experience? Yan. Yan ang importante. Dahil yan, hindi natin nabibilian at mas lalong hindi natin natututunan sa classroom. Okay, okay. So why don't just treat ourselves for dinner? What? Eh, paano nga, Ago? Kailangan ko talagang isolve itong case na ito. Kailangan ko nang itrabaho eh. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan ang tutsado ng case na yan. Ito mga, may involved na mayor, realtor. Alam ba itong pupuntahan natin? Heredero. Isang naghihirap dahil sa kasusugal. Wow, sounds like a big case, huh? Talagang malaking case. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kapag ito nakakita ng hustisya, pati mga biktima matutuwa, pwede na rin nating sabihin, nagbayad ang may utang. Eh, sisingilin na kita. Kumaya tayo. May utang ka sa akin. Dinner. Come on. Hindi ka na. Okay. Ang tanong ko, ang sagutin mo, Mr. Armento. Galing ka sa disco nung gabi yun, hindi ba? Kung ganun, paano mo masasabing na pinagsamantalaan ka ng mga nasasaktan? Nung gabi ko may kagalang sa disco, eh kusang loob kayo magkakasama, hindi ba? Your Honor, maliwanag ang nasaad
sa Exhibit A sa pahayag at testimonyo ng biktima kung ano naganap sa gabi na nangyari ang krimen. Your Honor, mahalagang marinig ng hukumang ito mula sa mga labi ng biktima ang naganap. Para malaman kung magtutugma ito sa kanyang sinumpaang pahayag. Proceed. Pauwi po kami ng gabi na yun galing sa disco. Inatid na po namin si Annie. Sabi po nila, gusto daw nilang kumain. Ayoko po kasi mapapaligo kami sa amin eh. Pero mapilit sila. Dahil gutom daw po sila. Nakalagpas na kami sa restaurant. Ayaw pa rin nilang ihinto yung sasakyan. Dinalang nila ako sa isang yaring bahay sa isang subdivision. Nag-iisa lang yun doon. Maraming talahib sa kapaligiran. Anong ginawa niyo sa bahay na yun? Sagutin mo ang tanong ko, Ms. Armento. Anong ginawa sa iyo ng mga nasasaktan? Ilan ang mas hukumang ito? Kung paano ka nila pinagsamantalahan? O baka naman, nasarapan ka? Hinipo ka ba nila? Tinignan lang? Your Honor! Hindi pa ba sapat na nasa harap na natin ang biktima para humingi ng katarungan? Bakit kailangan pa niyang ipagsigawan sa buong mundo kung paano siya binaboy ng mga hayop na yan? Para lang patunayan na rape ang nangyari. This is a court proceeding. You are not in any position. Ano wala? Ano wala sa position, ha? They're torturing Lolit! One more hour, boss, and I'll charge you for contempt. I'll go. Get her out of here. Okay, pass me there. I want to talk to you. No! 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 Ang mga naghahasap dapat magbusa, hindi yung biktima! Help mo ako! Siyang makukuha ang impormasyon sa mga kapitbahay ng suspects. Kasama raw ba niya si Ago? Hindi naman ho na-mention, sir. Alam niyo, sir, matapang ho yung estudyante niyo yun. Buo ang loob at saka masipag. Madalas nga akong gabihin dito eh. Malaki ang potential niya, kaya lang masyadong emotional. Yun ang katatalo niya. Isip ang dapat gamitin, hindi damdamin. She should know that. Matalino naman ho siya, sir. Oh. Sabi mo, hinagabi siya rito? Oo, kung minsan nga ho, nauna pa ako eh.
Ang ibig kong sabihin ay mapagkakatiwalaan naman ho kasi si Vera eh. Alam naman ho niyang may confidential files tayo dito. You ought to be more careful, Lea. We're all friends. I need your help. Hindi ako paniniwala ng sandigang bayan. Pero kapag ikaw ang humawak ng aking kaso, Benny, malilinis ang pangalan ko. At dudumi naman ang sa akin. I'm sorry, Larry. I-re-refer na lamang kita sa isang panyero. No, Benny. Ikaw ang gusto kong magtanggol sa akin. Baka naman nalilimutan mo. Dati tayong magkabarkada. Marami tayong pinagsamahan. Lea. Yes, sir? Get Attorney Robles on the phone. Sabihin mo sa kanyang may darating sa kanyang isang bagong kliyente. Isang politikong desperado. Yes, sir. Come on, Penny. Please. Ano-ano ba mga habla laban sa'yo? Graft and corruption. Illegal possession of firearms. Nagpapayaman daw ako sa aking pwesto. At isinasangkot ako sa isang mass salvaging ng mga magagawa sa pabrika. Name it, you've got it, ha? Huh? Yeah, parang ganun nga. Kaya lang, nagtataka ako. Hindi ko alam kung sino yung kumilos para ilabas ang lahat ng yan. Kaya lang, bilipan ko sa kanya, pare. Magaling siya. Imagine, ha? Natambakan ako ng kaso. Para bang napakalaki nag-galit sa akin. Meron ka sigurong nasa gasaan. Pare, nasa puder ako eh. What are we in power for? Attorney Robles on the line, sir. Hello, panyero. Oh! Instant celebrity ito, pare. Oh, Mayor Angeles. O paano? Papuntahin ko na dyan. Thank you. Thank you. Thank you, panyero. Sige. Oh, bye-bye. Benny, ayaw akong makulong. Ayan. Kung sakasakali, dadalawin kita at dadalang kita ng dinner sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Misis, mabuti naman po't naghintay kayo. Dumating na sila. Mahuhuli nyo sila kung pumunta kayo sa ganitong address. Number 58 Malaya Street, Quezon City. Hindi na po importante kung sino. Babae rin ako, Mrs. Penny. At alam ko ang nararamdaman ng isang babaeng pag niloko siya ng kanyang asawa. Wala akong alam. Pagkawala naman ako dito sa bahay, pababayaan naman ninyong paliguan kayo ni ano? Oh, polvo lang yan. Paliguan kayo ni Nana Elang. Huh? Tsaka pag pinapainom kayo ng gatas, huwag niyong lalabanan. Inay talaga, oh. Nakakabuti sa inyo yung gatas, eh. Tingnan niyo yan. Laro kayo ng laro. Oh, ito. Kulo na lang tayo.
Alam ko na. Ano sa tingin niyo na bukas? Simba tayo? Ha? Total, di naman kayo maingay sa simbahan, di ba? Tsaka, gagawin natin. Upo na lang tayo sa likod. Para nang sa ganun, hindi na lang kayo makikita ng mga kaibigan niyo. Palakpakan! 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 Ay, palakpakan! Palakpakan! Bali, Nay. Kahit na hindi ninyo ako naiintindihan, kaling, mabuti na yan sila kayo lagi. Mahal kita, Nay. Paano naman hindi ka magtataka, Benny? Noon, halos lahat ng maaaring ikaso sa akin, nahalungkat! Ngayon naman si Cesar! Pinatay ng mahuli ng asawa sa akto! Eh, anong connection noon? May isang taong dumidemonyo sa amin. Hindi basta-basta mahalungkat yung mga ebidensya laban sa akin? Hindi basta-basta matutuklasan yung nung asawa na ni Cesar ang kanyang affair? Napaka-discreet yata ng tao yun. Maliwanag eh! Merong nagpupusa sa amin! Mare, pero pwedeng nagkataon lamang. Benny, hindi natin basta-basta maaaring baliwalay ng nangyaring ito eh. Hindi eh! Dahil, nung una, ako! Pangalawa si Cesar! Baka susunod na target niyan ikaw! Ikaw, nahabla ka dahil may ginawa ka. Si Cesar, nahuli dahil may affair siya. E ako, ano ikakaso nila sa akin? Hindi atraso ngayon ang dapat natin pag-isipan. Ang ginawa nating magkakasama ni Cesar, more than 20 years ago! Ano? Eh ikaw na nga may sabi. Mahigit ng 20 taon nangyari yon. Kung sakali mang merong gusto magiganti sa atin, di sana noon pa. Ewan ko, Benny. Pero malakas ang tutub ko. Wala akong maring ibang isipin na magkakaroon ng motibo. Pinaglalaro ang kalamang ng iyong isipan. Your imagination. Maaari. Pero, Benny, kung hindi mo ako ngayon tutulungan sa aking mga kaso, hindi na guni-guni ang gagawin kong paghatak sa iyong palubog. Pareho na tayong magluloy sa putihan. Anyway, ngayon ka lang naman naging santo eh. Dati ka rin namang demonyo at tulad namin ni Cesar. Bakit? Bakit kami lang ang magdudusa? Get out of here, Larry. Umalis ka na bago ako gumawa ng pagsisisihan natin dalawa. Umalis ka na. A strong case dito sa kaso ni Lolit, but I have to warn both of you, not all strong cases see the light at the end of the tunnel. At you have to be prepared to accept anything habang wala pang desisyon sa korte. At kahit na may desisyon na, minsan nababago pa rin pagdating sa higher courts. Tulad halimbawa na kapag binayaran ng akusado ang biktima. Ang justisya talaga, no? Prevalent nowadays. Hindi, kahit noon. Isa lang matandang sakit ng lipunan yan eh. Kaya maraming mga kriminal ang malaya pa hanggang ngayon. Ginagalang pa ng mga tao sa labas ng kulungan. Vera, agitated ka na naman. Tandaan mo, next week,
last hearing ni Lolit, okay? I think you should cool down and take it easy. Anong ibig sabihin kapag ang isang kaso ay na-dismiss as failure to prosecute? Well, there will be failure to prosecute kung halimbawa, the prosecution cannot present enough evidence. O kaya, tulad halimbawa dito sa kaso ni Lolit, even if we have all the strong evidences to convict the accused, kung halimbawa biglang mag-retract si Lolit, kahit na ano pang lakas ng kaso natin, isang affidavit of desistance lamang, bagsak tayo. Mawawala ng saysayan lahat ng mga ginawa natin para mag-build up ang case. Pero pwede pa rin natin ibalik yung kaso. Oo, pero lahat ng kaso merong terms na tinatawag. Which means na pag hindi na, after a certain number of years, pag hindi na open ang case, permanently closed na yun. Sa rape, 20 years yata, if I'm not mistaken. You can check to be sure. Sir, nagpipinili itong pumasok. Ayaw mong magpapigil. Anak daw siya ni Mr. Gonsalvo. Bakit ba ka? Pasensya na po kayo. Kayo na lang po ang matitirang kaibigan ni Papa. Mula nang ma-stop siya. Si Mayor naman ho, naghihirap na. Nahulog pa. Yan naman po, yung kaibigan niyo pong realto, kamamatay lang. Hello, you okay? May parang masakit yung ulo ko. Ano mo nagpapunod? Hindi lang meron mga fast food centers na uso yung mga RTE. Ang galing, talagang very, very useful. Anong RTE? RTE, hindi mo alam. Ready to eat. Warning mo talaga. Warning mo. Kaya mo na, pagbigyan mo na ako. Sige na. Eh ano ba yung mga dala mo? French fries? Medyo malamig na lang konti, pero okay. Meron akong apple pie, soda, and burgers. At meron akong surprise. Ice cream. Dirty ice cream. Dirty ice cream. For dessert. Nasaan? Pagkatapos natin ubusin to, bibili tayo sa labas mamaya. Ikaw talaga. Pinapaasa mo pa ako. Ano yung chance mo sa akin? Kurot ka ng kurot, ha? Alam mo? Ah, napakaswerte ko sa makitang ulo. Sadista ka, no? Of course not. Eh, ba't masaya ka? Namiserable ako. Imagine mo kasi kung hindi sumakit ang ulo mo, hindi mo ko ayahin tapos lumabas. Ngayon, would you imagine for the first time in my life, nag-aya kang lumabas? Do you know how happy that makes me? Huh? Isa ka na ngayon, nakakadalawa ka na. Kumain na nga tayo. Ito, nagdagan pa natin pati isang kamay. Hindi ka na. Lamig na siya. Isa na lang. Abogado pa ang hayop na yan. Pero hindi siya makakaligtas. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Pangako ko yan sa iyo. Igaganti ko kayo. At pinapangako ko sa inyo, sa aking kamay siya magpapayag. Makakaganti tayo dyan sa Benny Calderon na yan, Nay.
Nagulat ba kayo na? Nagulat ba kayo na naipakulong ko si Mayor? At si Cesar naman ay nabaril ng kanyang asawa. At ang kawawang Rico na heart attack. Tignan niyo siya. Hindi na nga baling buhay. Pero daig naman niya ang patay. Tingnan lang natin kung di sila ngayon binakain ng kanilang mga konsensya. At kayo, Lola, hindi pa kayo kinakain ng inyong konsensya. Ipinagpalit ninyo ang katarungan ni Inay sa kanyang dangal. Kung hindi ko tinanggap ang pabuyan yun, ganyan pa rin ang kalagayan ng iyong ina. At may isang judge pang mas mayaman. Dapat lumaban kayo. Lumaban? Anak, may influensya ang taong lumapas tangan sa iyong ina. Masalapi. Kaya ayun, hindi na baling matapalang kayo ng pera. Kapalit ng katinoan at puri ni Inay. Anong classic? Ina? Hindi mo lang alam kung paano dinurugo ang puso ko kapag isinasalaysay ng iyong ina sa mga pulis kung paano siya hinalay ng apat na tao. Hindi ka pa nagiging ina, Vera. Hindi pa. Hindi mo nararamdaman kung anong nararamdaman ng isang ina sa kanyang anak. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko noon? Nararamdaman kong hindi lamang ang iyong anak ang ni-rape ng mga hayop na iyon, kundi pati ako. At yun ang naging dahilan kung bakit nabaliw ang iyong ina. Kaya nagpasya ako. Pero huli na, ubusin man namin ang perang naging kabayaran sa kanyang puri pagkatao. Wala. Wala, baliw na siya. Pero nagpatalo kayo, hindi man lang kayo lumaban, Lola. Kung nakulog siya, magbabago ba ang katotohanan ni Rave ang iyong ina? Nagbago ang buhay namin ang dahil sa kanya. Nakapag-aral ang iyong Tito Manuel, ang Tia Alicia mo. At kaya hanggang ngayon, hindi mo ba alam, nakakatanggap ako ng dolyar kay Manuel at kay Alicia. Kaya ganun, Lola. Hindi na rin sana ako nakapag-aral. Hindi na rin sana ako nakapag-kuleyo at hindi na rin sana ako nakapag-aral ng abugasya. Anong gusto niyong gawin ko, Lola? Magpiesta ako dahil naging abugada ako galing sa pera ng mga namapastangan sa aking ina? Tama na yan. Ang nangyayari sa ating buhay ay dahil kay Rita. At maaari pang mangyari sa darating na bukas pag hindi tayo natutong magpatawad. At maaari din hindi gumaling ang isang ina hanggat hindi nagpapatawad ang kanyang anak. From the witness. Proceed. Well, Miss Sarmiento, si Roger. Hindi po nila ako ni-rape. Gawa-gawa ko lang po yung sinabi ko sa unang pagbayag. Gusto ko lang mo siya pilitin pa kasalanan ko. Nagsisinungaling ka, Lola!
kakaibigan, ayoko na nito. Your Honor, I'd like to request for a 15-minute recess. Is there no objection from the detainees? Well, okay. Granted, 15-minute recess. Next year, nasa talaan na rin ang mga kasong classified under unsolved cases. Ang kaso ni Loli. Kagaya na rin hinay. Ngayon sabi mo sa akin, ano yung dalawa? Binayaran o tinakot? Rape child ako, Ago. Putok sa buho. May ama, pero hindi alam ng nanay ko kung sino. Dahil sa tingin ko, kahit yung inay ko ni hindi alam na may anak siya. Nabaliw si inay nung hindi siya makakuha ng katarungan. Mahal ko ang inay ko eh. Gusto ko, ako ang magbibigay ng katarungan na yun na ipinagkait sa kanya. Sinumpa ko na yun sa sarili ko nung bata pa. Hindi ko bigay ko sa kanya yun. Patas, Vera. Hindi ka nag-aral ng abugasya para ilagay katarungan sa sarili mong kamay. Kaya nga itong kursong itong pinili ko, Ago, eh. Kailangan kong malaman kung kaya nga ba akong ipagtanggol ng batas na maraming taong kong pinag-aralan. Isa na lang ang natitira sa mga taong nagsamantala kay inay. At sinusumpa ko sa'yo, hindi siya makakaligtas. Hindi na po siya pumapasok. Hindi na rin siya nakikita sa Legal Affairs Office. Tapos hindi pala siya pumupunta rito. Sir, nag-aalala ko kay Vera eh. Mukhang may binabalak siya na hindi ko alam kung ano. She's obsessed. Hindi siya matitigil hanggat ganyan na paghihiganti ang kanyang ina. Why? What happened to her mother? Rape victim ho ang ina ni Vera. And Vera is a rape child. Ang masakit pa ron, nabaliw ang nanay niya. Hindi ka ba nabibiro, Ago? How can I, sir? I love Vera. Everything that concerns her affects me. Nakita niya sa kaso ni Lolit ang kanyang ina. Sana kung nanaling kaso, eh hindi. It only proves one thing. Nabibiling justisya. Makakalaya ang mga kriminal. Ano nga apelyido ni Vera, Ago? Felipe, sir. Vera Felipe. Magandang hapon ho. Ako po si Ago, kaklase ho ni Vera. Nandun ho ba si Vera? Wala eh, kaalis lang. Hindi ba ho niya sinabi sa inyo kung saan siya nagpunta? Hindi eh. Iho, pasensya ka na, hindi kita pwedeng papasukin. Okay lang ho yun, naintindihan ko ho yan. Maraming salamat na lang ho. Ano nga ang pangalan mo? Ago ho. Ago, sabi mo, kaklase mo si Vera. Opo. Pwede mo ba akong tulungan? Bakit? Ano ba problema? Eh kasi mga ilang araw ko nang napapansin, lagi siyang tahimik. Para bang may malalim siyang iniisip. Maaga siya kung umalis. Gabi na siya kung dumating. Ayoko mag-alala eh. Pero hindi ko maiwasan. Tulungan mo naman ako, baka mapahamak ang pamangkin ko. Kung
makakausap ko sana si Attorney Memi Calderon. Ha? Attorney Calderon? Ha? Bakit po? Ano buhat tukol kay Attorney? Wala. Sige na. Kalimutan mo sinabi ko, ha? Ha? Kasalanan namin sa iyong ina. Pinilit ko makabayad sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga rape victims pero hindi pa rin ako matahimik. Dahil nakonsensya ka. Dahil bawat kasong hawakan mo, nagpapaalala sa ginawa ninyo sa isang babaeng walang kalaban-laban. Totoo. Kahit ilang pong kaso pang may panalo, talo pa rin ako. Dahil habang buhay akong may kasalanan sa iyong ina at sa iyo. Siguro nga, mapabalik lamang ang katamihikan kung tatapusin mo lang yung pag-iigante. Maligaya na sana si inay bilang ina. At maligaya na rin sana ako bilang anak kung hindi yung winasak ang buhay niya. Sana ngayon meron akong amang yumayakap sa akin tuwing umiiyak ako. Hindi lang dangal ang kinuha ninyo sa amin ni Inay, kundi pati ang karapatang lumigaya sa piling ng isang pamilya. Patawarin mo kami. Patawarin? Alam mo ba kung ano nararamdaman ng isang rape child? Nasa tuwi nang haharap ka sa salamin, itatanong mo sa iyong sarili kung anong klaseng hayop ang pinanggalingan ng kalahati ng iyong katawan at ng iyong pagkatao. Buong puso kong tatanggapin ang kamatayan magmula sa iyo. Hindi ganun kadali ako magparusa. Napakagalang sentensya ang hinihingi ninyo. Isang putok lang tapos na lahat ng problema niyo. Kung napakagalang na parusa ang kamatayan, anong kailangan niyo sa akin? Hindi pera, attorney. Dangal din. Pagkatao. Dignidad. Lahat ng ipinagkait ninyo sa amin ni Inay. Gagawa kayo ng public statement. Aaminin ninyo sa lahat ang kasalanan ninyong magkakaibigan. Bubuksan mo ang fax at ipadadala mo sa lahat ng periodiko. Paano kung tumanggi ko? Gagawin mo, attorney. Paano kung hindi ko gawin? Ihahabla kita ng rape. At mahahalukay ang kaso mo 20 years ago. Imagine that. Ni-rape ang ina tapos ni-rape ang anak. Patayin mo na lamang ako, Vera. Hindi ba ako parang patayin? Kaya! Bakit? Bakit hindi mo? Bakit hindi mo tuloy? Bakit, Vera? May dahilan, Vera. At alam mo kung ano yun. Gaya ng nararamdaman kong anak kita, may dugo rin lumulukso sa iyo na nagsasabi sa iyo, ako ang iyong ama. Hindi! Hindi!
Hindi totoo yun. Hindi ako anak ng isang taong kasing sama mo. Vera? Gusto ko ng ama. Pero sinong aangkit sa akin bilang anak? Ayokong maging rape child. Patawarin mo ako, Vera. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ko. Bata pa ako noon. Naduwag ako. Dapat sana hindi ako pumayag. Kamaingay! Nakikis ang baby ko! Tahimik kayo, ha? Tahimik kayo! Alam mo, pinatay natin sila. Diba? Diba? Pinatay natin sila. Lahat sila pinatay natin. Diba? Paano? Masama silang tao, kaya ginano natin. Paano kasi? Ayaw nilang huminto. Pagod na ako. Pagkatapos... Tapos ayaw mo tumigil. Patawarin mo ako rin. Hindi ka huminto. Ako lamang ang nagkasala. Pero ngayon, hindi mo na ako mapaglalaruan. Hindi mo na ako mapaghasamantalahan. Paano? Patay ka na. Kita, patay ka na! Patay na siya! Patay na siya! Patay na siya! Pati pa. Bibinyagan lamang daw nila ako. Nasa isang madilim na lugar na kami nung malaman ko ang kanilang binabalak. Nandun na ang inay mo. Alam ko kung gaano kalaking kasamaan ang kanilang iniisip, pero... Ganun na lamang ang aking pagtutol. Kung gaano ang pagmamakaawa ng inay mo, ganoon din ako. Kaya lamang, sinabi nila sa akin, pag hindi ako pumayag sa gusto nila, papatayin nila kami ng nanay mo. Natuwag ako. Kaya't ako'y pumayag. Ako lamang nagkasala sa inay mo. Nanood lamang sila. Kaya natitiyak ko. Ako ang ama ng kanyang naging. Hindi, ito, titira na ako, okay? O, teka, ha? Ikaw ang umorder nito, ikaw ang pabukas, ikaw kumain. Ako kumakain. Teka. Ito mo naman, ikaw ang nagpabukas ito, ako naglalaro. Kalaban ko, sarili ko. Alam mo, hindi pala ito pwede pag isang tao na. Hindi nga pwede, para akong sinaulo ito. Mali, dapat grupo tayo. Ganyan na, gagawin na puso, eh. Baka makalakpa ako. Pusoy dyan. Pagano tayo, sige.
Wala, maraming palabas ngayon. Okay, sige. Ha? Snow White. Ha? Snow White? Hmm.